Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Harvey Estatien sa mula sa pangkat ng BSED-3F. Ito po ang aking sanaysay na may pinamagatang ang buhay ay ang wika. Ang wika ay ang buhay ng isang tao, komunidad, bansa at ng mundo. Maraming bagay sa mundo ang hindi pa natin nalalaman at nasasaksihan. Mga bagay na sa atin ay magpapamangha at magpapalawak ng ating isipan. Filipino, ang ating wikang pambansa na kahit sa ang sulok ng bansa ay maririnig na sinasalita. At ito ang nagpupuklod sa ating mga Pilipino upang patuloy na magkaunawaan. Mga wikang katutubo na sa atin pa ay naipamana at pinagyabong upang mapalawig at mapalawak. Isang kasangkapan na nagbibigay buhay sa bawat isa. Nagagamit upang makahanap at makatagpo ng mga bagay na makakatulong na masolusyonan o malutusan ang mga problema o suliranin na kinakaharap ng ating sariling wika. Ang ating bansa ay kinakaharap ang isang suliranin na magpapabago sa isang mahalagang bagay na dapat na tayo mismong mga Pilipino ang nag-iingat, nagpapahalaga at nagpapayaman dito. Dahil ang bawat wikang na ipamana sa atin ng ating mga ninuno ay may kaakibat na yaman na dapat nating malaman at maunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga wikang katutubo ay muli nitong binubuhay ang natutulog nating kaisipan patungkol sa sariling atin. Mga wikang, dapat natin panatilihin sa ating puso't isipan at huwag hayaang mawala at maglaho. Sapagkat lahat ng wikang ating namana ay kabilang din sa ating pagkatao. Sa bawat katutubong wikang nakapabilang sa ating bansa ay may kaakibat na komunidad na kung saan ay may malalim na kasaysayan na maaaring makatulong upang makapagpalawak ng kaalaman ng mga nasa kasalukuyang mga mamamayan. Ito rin ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng mga taong nakapabilang sa komunidad ay nakapag-iimbak ng mahalagang kaalaman na kung saan ay nakanilang natitipon at buong husay na isasalin sa bawat henerasyon na hanggang sa kasalukuyan ay nagagamit at nananatili. Kaakibat din sa isang komunidad ang kanilang paniniwala at karunungan na siyang nagpapatibay sa pundasyong binuo ng mga ninuno o ng mga sinaunang tao sa loob ng pamayanan. Ang bawat isa ay laging humaharap sa hamon ng buhay at patuloy na nilalabanan ang mga suliranin na kinakaharap. Ngunit kung hindi natin na hahanapan ng solusyon ang isang suliranin, ay mananatili lamang itong suliranin at maaaring ito rin ang dahilan ng ating pagkabagsak. Katulad ng wika, ang mga katutubong wika ay kumakaharap din sa isang suliranin na magpapalaho sa mga ito at tuluyan ng mawala. Kung hindi natin ito hahanapan ng paraan, ay tila ba hinayaan na lamang natin mawala at maglaho ang mga katutubong wikang pinamana pa sa atin ng mga sinaunang Pilipino na bumuo at nagsumikap na itaguyod ang mga ito upang magkaroon ng pamana ang mga nasa kasalukuyan. At kung hahayaan natin itong maglaho, ay parang hinayaan na rin nating maglaho ang sarili nating kasaysayan at kultura. Ang pagpapanatili ng isang wika, tradisyon, kultura at mga gawi sa isang komunidad, pamayanan at bansa ay isang pagpapakita ng respeto at paggalang sa dignidad ng mga taong napapabilang sa mga ito. Ito ay isang pamamaraan upang mapanatili ang pantay na pagtingin sa bawat isa at sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng matatag, maginhawa, panatag, may galang, may pagrespeto sa buhay ng bawat isang namumuhay sa ating mundo. Yun lamang po, maraming salamat.